Ang purpose nito is to protect or prevent further violence of women and children. To prevent further violence. Kasi ibig sabihin ng further violence na. Mm. May violation na of the women's right. Ang purpose ng protection order, to prevent or avoid further violence. Ibig sabihin, MJ, the purpose is to safeguard protect yung mga kababaihan na naabuso. Number two, kailangan na i-minimize yung disturbance ng kanilang buhay. And number three, to facilitate yung mga kababaihan na ma-regain nila yung kanilang independence sa kanilang buhay. SMNI, totoong boses ng bayan. Mga kababayan, sa ating pong paksa ngayong araw, naku, para po ito pala kay na mami at saka sa baby niya. Vowsy. Vowsy. Kung dati may pinag-usapan po tayo, sawi sa pag-ibig. Ito naman, ang pinag-usapan natin dito, yung mga inabuso dahil sa pag-ibig. Aba! Iba yung tinatawag na sawi sa pag-ibig. Pag sawi ka sa pag-ibig, annulment of marriage, legal separation. Pag inabuso ka sa pag-ibig, Bawsi ang pinag-usapan natin, particularly protection sa mga kababaihan. Ang tanong dyan, may protection ba sa mga lalaki na inaabuso o naabuso sa pag-ibig? Wala. Patay. So, bakit wala? Of course, may pending ngayon na bat na bill sa lower house o sa Senado, yung tinatawag na protection sa mga kalalakihan. But ngayon, wala pa yan ngayon. So, pinag-uusapan natin ngayon yung protection sa mga kababaihan at sa mga anak nila, particularly yung mga inaabuso dahil sa pag-ibig. Ayan, approved, Kuya Mark. At sa ating pinakaunang tanong, number one question po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng protection order? Yung protection order is in-issue to. It's an order issued by the barangay. So, may relation to sa barangay, hindi lang ito korte. Barangay pwede mag-issue ng protection order or court. Yung MTC or the RTC, mag-issue ng protection order. Ang purpose nito is to protect or prevent further violence of women and children. To prevent further violence. Kasi ibig sabihin ng further violence na. Mm. May violation na of the women's right. Ang purpose ng protection order, to prevent or avoid further violence. Ibig sabihin, MJ, the purpose is to safeguard safeguard yung mga kababaihan na naabuso. Number two, kailangan na i-minimize yung disturbance ng kanilang buhay. And number three, to facilitate yung mga kababaihan na ma-regain nila yung kanilang independence sa kanilang buhay. Kasi nga, inabuso sila sa pag-ibig, hinahara sila. So, kailangan nilang ang purpose ng batas is to facilitate yung mga kababaihan na ma-regain nila yung control ng kanilang buhay. Yun ang purpose ng protection order. Basic unit po ng ating pamahalaan ng barangay. Barangay. Ibig sabihin, ang barangay, parang court dito. Bakit? Mag-issue sila ng barangay, protection order. Sabi ko nga, in the presidential system, may tinatawag tayong executive, the president, presidente ang head, legislative, may Congress, House of Representatives, may Senado, judiciary, may Supreme Court or lahat ng mga korte. Ang barangay, pwedeng maging executive kasi sila yung gumagawa na sila yung nag-implement ng batas. Mm. Ang barangay captain or dasangguniang barangay, gagawa ng ordinansa. And sometimes, parang court din sila. Of course, hindi sila korte, but parang court. Bakit? May barangay protection order na ini-issue ng barangay. Malaki palang gampanan dito kay Mark ni barangay chairman at ni barangay kagawad. Yes, kasi pwede sila mag-issue ng barangay protection order. Kaya Mark, ano ba ang iba't ibang mga uri o klasifikasyon ng protection order? Tatlo yan ang mga tinatawag na barangay protection order. Una, yung in-issue ng barangay, ang tawag doon BPO, Barangay Protection Order. Pangalawa, may tinatawag tayong Temporary Protection Order, TPO. Temporary Protection Order. And pangatlo, may tinatawag tayong Permanent Protection Order. So tatlo yan, Barangay Protection Order, Temporary Protection Order, and Permanent Protection Order. Yun ang tatlong protection order na nagbibigay ng proteksyon ng ating mga kababaihan, lalo na yung inaabuso dahil sa pag-ibig. BPO, from the name itself, barangay. Sino chairman to? So chairman ang mag-issue niyan, barangay kagawad,
yung TPO or the protection order, ang court naman ang mag-issue dyan. Temporary? Yes. Yung permanent, sir? Permanent court din ang mag-issue dyan. Alright. Ano ang mga nakasaad, Kuya Mark, sa protection order? Marami yan, MJ. Naku. Very clear yan yung tinatawag na protection order. Ano yung nakasaad dyan? Specific, ha? Number one, preventing, instructing the respondent, meaning yung mga lalaki, instructing them to avoid committing or to stop committing violence against women. Stop committing, okay? Hindi, bawal ka nang gumagawa. For example, inabuso mo, sinasaktan mo, binubungangaan mo, verbal abuse, psychological abuse, including economic abuse. Bawal ka nang to stop the respondent to commit further acts of violence against women. Yung una. Number two, bawal din, nakalagay doon, na instructing the respondent, bawal mo nang iharas ang babae, bawal mo nang disturbuhin or i-annoyed ang babae, bawal mo nang tawagan. Telephone, bawal mo tawagan, bawal mo i-text, bawal mo i-messenger or i-viber sa social media, mga ganun, bawal mo na siyang i-communicate. Order diyan ng court or order diyan ng barangay. May tinatawag din tayong pwedeng palayasin si lalaki sa bahay ninyo sa mag-asawa. Removal of the respondent sa bahay ng petitioner. Kahit na yung bahay na yan, actually bahay talaga yan ni lalaki. Maybe temporary, palayasin, or pwedeng permanent kung walang na-breach na violation ng tinatawag na property rights. So kahit na bahay yan ni lalaki, pwedeng si court mag-issue ng order na lalaki, lumayas ka muna dyan kasi sinasaktan mo yung girlfriend mo, sinasaktan mo yung live-in partner mo or yung asawa mo. So, pwedeng palayasin. Pang-apat, may tinatawag tayong issued ng court naman na pwede, bawal mong lapitan si babae. May certain meter, within 100 meters or 200 meters, bawal mong lapitan si babae. Or bawal mong lapitan ang anak ninyo. Bawal kang pumunta sa school ng anak ninyo. Stay away order ang tawag doon. So, bawal ang may court mag-issue ng order or even the barangay na bawal kang lumapit diyan. Bawal mong lapitan yung babae. And may order din ang court na directing the petitioner, meaning babae, na to have possession sa automobile, yung sasakyan. Kahit na yung sasakyan, kay lalaki yung sasakyan, ibigay mo na ni babae yan kasi gagamitin yung sasakyan para paghatid sundo ng mga anak, for example, sa school. So, pwedeng ganun. Another is yung issue about sa custody. Pag-usapan din doon na ang custody kailangan ibigay ni babae. Pwedeng permanent custody or temporary custody. And another na i-issue ng court, yung dito ang pinaka-importante, MJ, yung sa salary. So, may order ang court na magbibigay dapat si lalaki ng support sa mga anak nila, including sa kanyang asawa. May provision doon, MJ, with respect sa salary. Kasi pwedeng ang court mag-issue ng order instructing the employer, meaning amo ni lalaki, na certain percentage ng sweldo i-withhold, hindi pwedeng ibigay ni lalaki, directly ibigay sa babae. So, ibig sabihin, yung amo, for example, si lalaki nagtrabaho sa isang company. Yung company will be ordered by the court na yung sweldo, certain percentage ng sweldo, diretso di babae ang sweldo, diretso di babae, hindi na mapunta ni lalaki. Pag si employer, yung amo, ayaw nang ibigay ni babae, kung hindi, diretso ni lalaki pa rin ang sweldo, pwedeng maging liable ang amo, madamay pa si amo ng indirect contempt. Kasi nga, required ng court na ang sweldo ni lalaki, certain percentage, for example, 30%, 40%, diretso na ni babae, hindi na mapunta kay lalaki. Ordered yan ng court direct sa amo ni lalaki. Another naman, MJ, with respect also sa firearm, bawal si lalaki na gumamit ng baril. Kahit na may lisensya, canceled muna yung lisensya, yung tinatawag na baril. And another order is with respect sa restitution of damages. So, nakalagay doon sa order na magbayad siya ng damages kasi nga sinaktan niya si babae, hindi na sinaktan, inaabuso niya, ginahasa niya, pinapahiya niya. So, may tinatawag na damios. So, nakalagay diyan sa tinatawag na protection order. Protection order pa lang doon kayo, Mark. Hindi pa, for example, nagkaroon ng kasuhan sa dalawang parties. Hindi pa yung kasama.
Sa baba pa lang to. Yung protection order, pwedeng independent action, pwede siyang incidental or kasama sa civil action for legal separation or annulment of marriage. Pwede siyang kasama. Or pwede siyang kasama sa criminal case o bawsi, yung tinatawag na protection order. So, ibig sabihin, ang protection order, pwedeng independent action, pwede siyang isama sa criminal case for bawsi. Kumbaga, doon yung respondent, tatanggalan siya ng karapatan, Kuya Mark. Absolute ba yun? Hindi siya tinatanggalan ng karapatan, kung hindi, nagbibigay lang ng batas ng proteksyon sa mga naabuso dahil sa pag-ibig. Mm. Like for example, itong sweldo, pinaka-common to. Mm. Alam mo na, yung mga mag-asawa, palagi nag-aawayan dahil sa pera, pinag-usapan, or kahit na hindi mag-asawa, live-in partner, lalo na pag may common sila ng anak. Kung sino magbibigay ng support, sino magpa-aaral, sino magbibili ng gatas, mga ganon. So ang ginagawa ng batas, may order ang court with respect sa salary. Pwedeng ang court mag-issue ng order directing the amo. Ibig sabihin, away ninyong mag-asawa yan, pero si amo madamay. Bakit madamay? May order si court instructing the amo ni lalaki, "Hoy, amo, yung sweldo, 30% ng sweldo, 40% ng sweldo, huwag mong ibigay ni lalaki. Ibigay mo directly sa kanyang asawa." Yan. Pag si amo ayaw ibigay yung certain percentage ng sweldo, upon order of the court, si amo pwede pa maging liable ng indirect contempt. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.